Hi guys! Welcome back sa aking channel. Kumusta nang lahat? I hope everyone is doing fine, lalo sa panahon ngayon na sa dami ng mga pangyayari ngayong 2020. Sana mag 2021 na. Anyway, thank you so much guys sa mga 1,000 plus na subscribers ko na and sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you yung mga nagla-like, mga nag-comment. Thank you so much sa inyo guys. You're the best. So, ayan na nga. Ngayong random video natin ngayon, naisipan kong gawa ng video kung paano ba ako nagsimula sa YouTube or paano ko sinimulan yung YouTube channel ko. Sa about section, lagi kong tinitignan yung about section na yun ng ibang mga vloggers din. So, yung about section ko, nagsimula siya noong January 2, 2018 and yun lang, wala lang. Gumawa lang ako ng channel noon and wala akong ka-idea sa vlog. I mean like, wala pa yung urge ko na mag-vlog, na mag-video-video. Medyo nahihiya ako noon. And hanggang ngayon naman, nahihiya pa rin ako pero basta, push lang. So, ayun na nga. Ito naman, twice ko nang sinabi yung ayun na nga. Anyway. Twice ko na rin sinabi yung anyway. Meron akong mga friends, dalawa sila. Si Frenaline and si Centennial Anne. And shout out guys pala sa inyo. Miss Frenaline and Centennial Tan ata. Basta ito yung channel nila. Si Miss Frenaline and si Centennial Anne Vlog. Sila yung una kong nakasama. Kung makikita niyo sa second upload ko ata yun. Na yung kasama ko sila sa Enchanted Kingdom. Kung i-check niyo before that pa is meron pa yung isa kong TikTok video na in-upload doon and it was dated October 11, 2019, so January 2, 2018 first upload, October 11, 2019, kasi dati nagpapa-subscribe ako sa mga kakilala ko, syempre di ba mga pag first time pa lang naging YouTuber, syempre sa mga kakilala ganyan, hindi nila ako ma-search. Dati kong pangalan ay Cell I, basta yung capital I. Yung iba kasi medyo nalilito pala sa I, kaya pinalitan ko na lang ng short I. Nag-search ako bakit hindi ma-search yung YouTube channel ko. And sabi nila, hindi daw pala ma-search yung YouTube channel mo kapag wala siyang kalaman-laman. Walang ka-upload-upload na video. And since that time, wala akong vlog pa noon. So naisip kong mag-TikTok. Kasi nung una, sa TikTok talaga ako medyo active. Pero ngayong nag-YouTube channel ako, medyo napabayaan na yung TikTok ko. And nga pala, if you have a TikTok channel, if you have a TikTok account, follow for follow tayo guys. Mag-comment lang kayo or mag-message kayo dun sa TikTok. Ito yung TikTok. So yan, yan yung TikTok account ko. So yun, basta follow nila ako guys. Chine-check ko naman siya paminsan-minsan kung may nagpa-follow sa akin. Siyempre, follow back na rin. And, asa na tayo? Ayun, so sa hindi pala ma-search yung pangalan. So yun. So, nung nag-upload naman na ako nung TikTok video ko, so bale, parang trial video na. So, ayun na nga. Nung in-upload ko na yung first video ko, ayan, nasa search na yung pangalan ko. So, ayan, nag-messenger ako, nag-chat ako sa mga kakilala ko, pa-subscribe naman, guys. So, ayun, nag-subscribe naman. Pero, konti pa lang. So, how I reach my 100 subscribers. Yun nga, shy type ako na tao. Wala pang 100 subscribers yung mga nalikom ko sa pag-chat sa mga kakilala ko lang. Pero, one time, nagpapasa ko ng mga videos, yung mga Ghibli or Studio Ghibli movies, yung anime ng Japan. Naisip ko na, di ba ang daming mga nanonood ng mga Studio Ghibli movies? What if mag-upload ako ng mga movies dito sa aking channel na lang? So, ayun, nag-upload ako ng isang video. And guys, ayan. Take note. Yung mga bagong YouTuber chan, take note yung copyright strikes. Ayan, yung copyright. Ayan. Mag-search kayo kung paano yung copyright na yun. Kasi, oh my gosh. Wala akong, di ba nga, first time akong maging YouTuber, first time akong maggawa ng channel ko, hindi ko pa masyado alam yung mga copyright na yan. So, wala akong kalamalam, in-upload ko yung isang video. Ano bang video yun? Basta, yung isang Studio Ghibli movie yun, in-upload ko, and ayun, medyo parang nadagdagan yung mga subscribers ko, and little did I know na ayun nga yung copyright. Naka-receive tuloy ako ng copyright strike noong November 2019.
Ayun, pero dahil ang tigas ng ulo ko, eh, parang kasing nadagdagan ng konti yung subscribers ko. Oh my gosh. Ang sabi kasi doon sa email, meron akong email na na-receive doon sa copyright strike. Sabi niya, multiple, if you receive multiple strike. Ang word niya kasi doon, multiple, hindi ko alam na hanggang tatlo lang pala yun, guys. Okay, so kapag nagka-copyright strike kayo, be careful na huwag na kayong madagdagan ng dalawa. Dalawa! Huwag kayong madagdagan ng dalawa, tatlo, ganyan. Na hindi ko pa alam yun. Nag-upload pa ako ng isang movie. Nag-upload pa ako ng isang Studio Ghibli movie and syempre as expected maharap sila naman ako ng copyright strike and second copyright strike na receive ko noong January 15 ata, January 2020 this year. That second copyright strike, yung narisip ko na yung second email, doon na sinabi na kapag pala nakarisip na ako ng third strike, doon na mawawala aking channel. So, medyo kinabahan ako that time. Nag-research talaga ako kung paano yung copyright strike na yun. So, yung pagyas sa YouTube channel pala talaga is hanggang 3 copyright strikes. And your channel will be, ano ba, shut down. So, basta tatanggalin na yung channel mo. And, ayun, from that January ata, medyo nanahimik ako na sa YouTube channel. Ano naman, mag-expire naman yung copyright strike mo. So, 90 days ang expiration date ng copyright strike. So, since nakadalawa na ako, ang 90 days mag-start dun sa second strike ko. So, medyo na nahimik ako January, February, March, April. Nanahimik ata ako ng April, hanggang April. So, yun na, April, di ba March nag-start na yung, ayan, yung COVID. Nag-start yung COVID nung March. And April, medyo wala na akong ginagawa, medyo na bored na ako and naalala ko yung YouTube channel ko. Chinek ko and konti na lang mag-expire na yung copyright strike ko. So once nung nag-expire na nung April yung copyright strike ko, medyo nag-active-active na ulit ako. Yes nga pala. Of course naman. In fairness, narating ko yung 100 subscribers dahil dun sa dalawang movies. And meron naman ako mga uploads, yun nga yung sa Enchanted Kingdom, nag-try na ako mag-upload pero yun nga, konti lang yung subscribers ko, hanggang 100 lang. Alam niyo naman si YouTube, nagbabawas niya ng subscribers hanggang naging 110 plus ang subscribers ko noon. And doon ko na sinimulan na medyo seryosohin na yung ayoko nang mag-upload ng mga hindi ko sarili. Syempre lesson learned, ayoko na ulit mag-copyright. And cut na lang muna natin dito guys kasi medyo mahaba-haba pala itong video. Thank you so much for watching until the end. Nga pala, shout out din sa isa naming kabatch na YouTuber din, si Julius Tejano. Ayan, so you can check his channel as well. And parang may isa pang nagpapa-shout out pero di ko mahanap yung comment or yung request niya na shout out. Sorry po kung isa ka man sa mga nanonood. I really did try to check or search for that pero wala eh. Sorry po. Yan lang muna guys. See you sa part 2. Bye!